Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin, kahit madalang tayong magkita ay nandito na naman po tayo sa ating ibunan para samahan nyo ako, dahil yung mga painakay po natin ay pwede nang iwalay yung iba, pero i-check pa rin po natin kung malalakas na po ba talaga sila para makita rin po natin kung talagang pwede na silang iwalay at ilagay po sa nursery cage natin. Pero bago po tayo pumasok sa ating colony, ay gusto ko lang i-share sa inyo si Tiny. Ay ano, pinunturahan ko po yung ano niya, yung cage niya, tapos ilinipat ko dun sa may sulok na mas presko, dahil dito sa dating pwesto niya ay ano, medyo nasisikatan pa siya ng araw paghapon. Kaya yun, inigay ko siya doon, tapos pininturahan ko na nga po yung kulungan niya para kahit papano ay malinis naman, kasi nung isang araw ay kinakalawang na dahil dire-diretso yung ulan dito po sa atin. At dito naman po sa facility natin, kung mapapansin nyo guys, kahit tanghaling tapat ay napakalamig at napakapresko po ng area dito, dahil meron po tayong tatlong punong malalaki ng aratilis. Pero yun nga po, yung mga saging natin ay binawasan natin dahil gusto ko masikatan ng araw itong mangga na to, dahil pinapalaki po natin talaga sila. At saka itong santol na to, kasi itong mga aratilis na to ay temporary lang po, at saka yung lifespan nila ay hindi ganun katagal, kaya nagtarim tayo ng halaman dito. In the future ay merong kapalit itong mga aratilis natin. Pero yun nga, kung makikita nyo rin guys, ay napakakalat po ng area natin. Kahapon lang ay nakapagwalis ako dito, pero ngayon ay makalat na naman, pero okay lang po yan. At least presko at komportable po yung mga ibon natin dito. Anyway guys, papasok na po tayo sa ating colony para i-share po sa inyo at samahan nyo ako mag-harvest ng mga painakay natin. So yun guys, nandito na po tayo sa loob ng ating colony. Ayan, medyo tahimik yung mga alaga nating ibon dahil kasalukuyan po silang nagbe-breed. Pero bago po natin kunin yung mga painakay natin dito sa may cage number 10 tsaka cage number 9 po natin, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga project po natin ay meron na silang itlog. Kagaya po nito ng project natin na gray wing, split pale fallow, ay nag-egg na po sila kanina. Actually, siguro kahapon pa yung egg nila, pero kanina ko lang umaga nakita. Kaya linista ko dito ay October 18. Ayan. Maging dito sa cage number 10 po natin, yung mga back-to-back o papilpaded po natin na project ay meron na rin po silang itlog. Nag-laid po sila nung October 10, pero hindi ko pa silinip kung ano, kung may fertile sa mga itlog nila. Sana, hoping na merong fertile, dahil basal pair po tong mga to. At yung ibang parisan po naman natin, ito, meron na rin silang itlog na isa kanina. Magkasabay itong cage number 9 na to, tsaka itong cage number 11. So kung papalarin po tayo, in the future ay marami po tayong ano, mga painakay na mga project natin. Maging sa mga kabilang breeder po natin, itong cage number 27, nag-egg po sila, meron silang ano, nag-egg sila ng 6 na project opad and follow natin. Nag-egg sila ng 6, 4 po yung fertile, pero linipat ko na po dito sa may pang foster natin na back-to-back opa split PF dito sa cage number 4. Ayan, meron silang 4 na egg opa dan follow. Ayan, nag-laid po sila nung ano, September 30. Ayan, so malapit na mapisa itong mga to. Sana merong mag-visual na dan follow. At eto guys, no, gusto ko rin kayong i-update dito. Kung matatandaan nyo, itong cage number 15 po natin, sa mga previous vlog po natin ay in-update ko po kayo, senior ko sa inyo, na hindi nga po nagpa-fertile itong mga project o padilute po natin ng first at second clutch, ay hindi po sila nag-fertile. Pero sa third clutch po nila ay nagkaroon po sila ng 4 na itlog ulit, pero nag-fertile lang ay isa. Pero sa kasamaang palad, hindi ko alam kung tawag dito, maselain yung hen ng ano, mga breeder natin. Iniwanan yung itlog niya nung isang araw. Hinawakan ko yung ano, yung mga itlog, hindi na linimliman kasi hindi na po mainit yung ano, yung mga itlog. Pero ang ginawa natin, dahil merong ano, isang fertile dito, sayang naman, ang ginawa po natin ay linipat po natin dito sa may cage number 7 po natin yung mga pang foster po natin na opa PF na old but gold breeder po natin, na napakagaling din bumuhay ng mga ano, ng mga inakay. So nandito po yung isang itlog na fertile na opa dilute. Ayan, number 15 yung ano, yung cage na DOH niya is October 15. So ngayon napisa na yung ano, papakita ko rin sa inyo yung ano, status ng inakay nila dito.
Ayan siya guys, oh. Actually, yung itlog na to, naunang napisa din kasi merong dalawang itlog ito na ano, na sariling itlog niya pero hindi pa napipisa. So ngayon yung ano, yung inakay natin na ano, na opadilyot ay nandito na. Ayan siya guys, oh. Ayun, kumikirot-kirot siya, oh. Oh, makikita nyo guys, etong breeder natin na OPPF na to ay napakabait na ano, na breeder kahit nagsasalita tayo, at nakabukas itong nest box nila ay hindi man sila nagtatampisaw at lumalabas ng nest box kagaya nung ano, yung pair niya na Blue Opa SPPF. So ayan guys, no, napisa na yung ano, yung inakay ng mga to. Buti nilang ay naagapan po natin kagad at nailipat natin dito sa may cage number 7 po natin. Anyway guys, kukunin ko lang po yung hagdan natin, ayan, nasa likuran ko siya, para silipin natin itong mga inakay natin na nandito sa dalawang cage na to, para makita po natin kung pwede na bang iwalay yung mga inakay natin. Ito guys, kukunin muna natin itong mahiwagang hagdan natin para ilagay dito sa may tapat ng cage number 9 at saka cage number 10 po natin. Sisilipin muna natin yung mga inakay kung talagang malalakas at pwede na po talaga silang iwalay. So dito, nandito yung ano, isang opa dan follow natin, split dan follow, sorry, nakapatid ng ano, ng mga namatay natin na ano, na dalawang visual dan follow. Kaninang umaga ay nakita ko kumakain na siya dito, tsaka nung isang araw ay palipad-lipad na siya dito. So ginawa ko, hinayaan ko muna, hinintay muna natin lumakas yung mga kasama niya na personata. Pero ngayon ay malalakas at masisigla na po yung mga inakay natin. Etong ano na to, etong nest box na to, sa tingin ko lahat ng mga inakay ay pwede na po silang iwalay. Pero dito sa may cage number 10 po natin, ay sisilipin po natin sila. Pero kaninang umaga po, tinignan ko yung iba ay medyo maliliit pa, lalong-lalo na yung dalawang inakay na naiwan dahil huli silang ano, napisa. So ngayon, sa tingin ko meron dalawang inakay dito na pwede nating iwalay. Pero unahin muna natin itong mga to. Kukunin ko lang po saglit yung carrier natin para maipakita po sa inyo ng ano, ng maliwanag sa inyo. So ito na guys yung mga inakay na nakuha natin dito sa may cage number 9 po natin. Pero titignan po natin itong cage number 10 po natin at kukuhanin natin yung mga pwedeng iwalay na. At papakita ko po ng isa-isa sa inyo kung ano yung mga painakay natin na to at kung ano po yung ID nila. So nandito tayo guys sa may cage number 10 natin. Ito naman ang sisilipin natin yung mga inakay dito, kung ilan yung mga inakay na pwede na natin iwalay. So ayan sila, oh. Malalakas na rin sila, pero tulad po na sabi ko, yung dalawang inakay ay medyo bata pa, tas hindi pa kompleto yung balahibo. Sa tingin ko, mawawalay lang po natin dito ay tatlong inakay. Yung dalawang green opa split dilute split PF, tsaka yung green opa dilute split PF po natin. So ito na nga guys, no, yung mga inakay natin na galing sa cage number 9 at tsaka sa cage number 10 po natin. Kinuha ko muna sila lahat para maipakita po sa inyo ng malapitan at masabi ko po sa inyo kung ano-ano po yung mga ID nila. Pero yung mga ibang inakay ay hindi pa kailangan ano, hindi pa pwedeng iwalay dahil kung makikita nyo guys dito sa may screen natin, ay medyo bata pa yung ano, yung dalawang inakay natin dito. Pero titingnan po natin na isa-isa at sisiguraduhin po natin kung talagang malalakas at pwede na po silang iwalay. Ito guys, oh, yung isang painakay natin na pwede na rin iwalay sa tingin ko dahil malakas at kumpleto na po yung balahibo niya. Ang ID po pala nito ay Green Opa PF Split Dilute, pwedeng mag-cock at saka pwedeng mag-hen base po sa ano, sa mga parents ng mga ibon na to. Ayan siya guys, so napakaganda at napakadiin ng kulay niya, yung pagka-green niya. So ito, iwalay na po natin at titignan po natin yung ibang kapatid niya kung talagang pwede na po silang iwalay. Ayan siya guys, so kumpleto na yung ano, yung balahibo niya, tapos yung katawan niya ay malaki naman, mataba siya. At kung mapapansin nyo, talagang nagtatampisaw na sa aking kamay. Ibig sabihin ay malakas na po siya at kailangan na siyang iwalay. At ito naman guys, yung isang kapatid niya na Green Opa Split Dilute Split PF na pwedeng mag-cock at hen din po, base rin po sa parents kasi kapatid po ito nung ano, Green Opa PF Split Dilute po natin. So sa nakikita ko guys ay hindi pa pwedeng iwalay itong inakay na to, sadyang malaki lang talaga yung size niya at masigla lang yung katawan niya, pero base po sa pakpak at buntot ng ibon na to ay hindi pa kumpleto or hindi pa
matured yung pakpak niya at saka yung mga buntot niya. So itong isa na to ay ibabalik muna natin dun sa foster parents niya para magpalakas ng gusto bago po natin siya iwalay. At ito rin guys, yung isang kapatid ng ano, mga Project Opa, Spit Dilute, Spit PF po natin. Dalawa yung ano, dalawa yung ng green. Actually, tatlo po pala sila. Papakita ko po sa inyo yung isa mamaya. So, itong isa na to, malakas na rin po siya. At mataba yung ano, yung pangangatawan niya. Malusog naman po siya. Itong isa na to ay pwede na po siyang iwalay base po sa ano, sa pakpak niya ay matured na yung mga pakpak niya at saka yung buntot niya, unlike dun sa isang green na kapatid niya. So itong isa na to ay iwalay na po natin siya. Ang ID po pala nito ay kagaya din po ng isang green na kapatid niya, Green Opa, Split Dilute, Split PF. Pwedeng maglalaki rin po at babae base rin po sa parents kasi magkakapatid po itong mga to. At ito guys yung ano, pangatlong kapatid nila na Green Opa, Split Dilute, Split PF na hindi pa pwedeng iwalay base po sa status ng balahibo niya, pero sa pangangatawan niya ay malusog at mataba naman po yung pangangatawan niya. Pero yun nga po, dahil medyo bata pa siya at hindi pa matured yung mga pakpak at balahibo niya, ay hindi pa po siya pwedeng iwalay. At ito po yung bunso nilang kapatid na Green Opa PF, Split Dilute, na pwedeng mag-cock din po at hen base rin po sa parents niya. So itong ano na to, itong ibon na to ay hindi pa talaga pwedeng iwalay dahil kung makikita nyo talagang ano, mahina pa yung katawan niya kahit mataba naman. Pero sa nakikita natin ay batang-bata pa yung mga balahibo niya at hindi pa kayang ano, hindi pa kayang mabuhay mag-isa ng inakay na to. So yun guys, no, ibabalik na po natin kagad ito para hindi naman po masyadong ma-stress. Pinakita ko lang po sa inyo ng malapitan para makita po natin kung gaano kagaganda at kalulusog yung mga project po natin. At ito naman guys, no, yung mga progenies natin sa kabilang cage na cage number 9, yung mga personata po natin at saka yung isang Green Opa, ano, Split Dan Follow. So ito yung mga nakasama niya sa cage, kung mapapansin nyo guys, isang Mawog personata na pure lines po dahil yung mga personata po natin ay nag-invest po talaga ako sa mga kilalang breeder na mga personata. Kung makikita nyo guys, so napakabata at napakayang pa ng ano, ibon na to, pero kung mapapansin nyo, yung ulo niya ay talagang dark niya dahil yung linyada po ng mga ibon na to ay pure lines po yung mga personata natin. So itong mga persona to ay binuhay ko po ito dahil dati pinamimigay ko lang sa mga kaibigan po natin na gusto mag-handpeed, pero ngayon ay binuhay ko po sila. Actually lahat naman binubuhay ko, pero ngayon ay dito muna sa akin para in the future ay magamit po natin silang pang poster dahil yung mga parents nila ay medyo matanda na rin at matagal na po natin silang foster parents or ginagamit pang poster para mapahinga naman po sila. At ito naman yung mga papalit sa kanila in the future. Ayan. So itong ano na to, itong Mauve personata na to, sa nakikita ko ay hindi pa siya pwedeng iwalay dahil sa bata pa yung ano, hindi pa matured yung mga balahibo niya kasi meron pang patubo at ano, sumusulpot na ibang ano, balahibo niya. So itong personata Mauve na to ay ibabalik muna natin sa parents niya para magpalakas ng gusto bago po natin siya iwalay. At ito naman po yung kapatid niya na ano, single factor violet personata, kapatid po ng Mauve na kasama rin sa nest box ng ano, ng ilang painakay po natin na personata at saka yung Green Opa Split Dan Follow natin. So itong inakay na to ay pwede na pong iwalay base po sa nakikita ko. Kung makikita nyo guys ay napakasilya ng katawan niya at mataba naman po yung pangangatawan niya. So itong isa na to ay pwede na po natin siyang iwalay at ilagay na rin po natin siya sa ano, sa may nursery cage kasama ng mga ibang inakay natin. Bale ito sila guys, so dalawa yung lumabas na ano, single factor violet personata dun po sa cage number 9 po natin. So itong mga inakay na to ay anak po talaga nila. Sinama lang po natin yung isang ano natin na fishery na Green Opa Split Dan Follow po natin. So itong dalawa na to, maliban dun sa Mauve ay pwede na pong iwalay itong dalawa na to. So dalawa yung lumabas na ano, na Vio tsaka isang Mauve personata. So next naman papakita ko sa inyo guys bago po natin ilagay sa nursery cage itong mga inakay na to, ay papasilit ko muna sa inyo ng malapitan yung Green Opa Split Dan Follow po natin.
At ito na guys, yung last na inakay natin na ipapakita ko po sa inyo. Itong green opa, split dan follow po natin na pwedeng mag-cock at pwede rin pong mag-hen base po sa parents nila. So itong ano na to, itong green opa, split dan na to, ito yung ano, yung kapatid ng dalawang visual dan follow po natin na namatay, at nasabi ko na rin po sa ano, sa mga previous vlog po natin na to, na itong ano na to, na itong inakay natin na to ay bunso, buti na lang ay naagapan natin at naisama po natin dun sa mga personal na po natin. So far, so good, nabuhay po natin siya. At ngayon ay malakas at malusog naman yung pangangatawan niya. At sa nakikita ko guys, ay pwede na rin po siyang iwalay at ilagay po sa may nursery cage natin. So ito na guys, no, yung mga inakay na kailangan na po nating iwalay. Yung mga inakay na galing sa cage number 10 po natin ay may nakuha po tayong dalawang inakay na kailangan na pong iwalay dahil malalakas na po sila. So yung mga kapatid po nila ay binalik po natin kagad dun sa foster parents nila para dun po sila magpalakas at maiwalay po natin sa mga susunod na araw. At dito naman po yung mga inakay na galing sa cage number 9 ay tatlo po yung nakuha natin na kailangan ng iwalay at malalakas na po sila base po sa nakikita ko. So itong mga to, meron tayong nakuha na ano, na dalawang single factor na Violet Personata at saka yung nag-iisa po natin na Green Opa Speed Dan Follow. So yung kapatid po ng mga Personata na maob ay binalik ko rin po ulit doon sa parents niya para doon din po magpalakas at mawalay po natin sa mga susunod na araw. Anyway guys, no, lilinisin ko lang po yung nursery cage natin at i-disinfect po natin siya bago po natin ilagay itong mga inakay natin at mabigyan na po natin sila ng dextrose powder para kahit papano ay hindi naman po sila masyadong may stress. So ilang guys, no, maraming salamat po sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga alaga nating ibon kahit medyo maingay po sila, ay napakasarap po sa tenga. At syempre guys, no, maraming salamat po muli sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. Kahit madalang po tayong magkita, ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng mga videos natin. At sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating videos. Goodbye!